Tara, wala nang patumpik-tumpik pa. Gawa tayo ng pancake pang merienda. So ayan, naglagay na ako ng 2 itlog, then nilagyan ko siya ng oil, then fresh milk, tapos 1 tablespoon of yeast, tapos sugar, then baking powder, salt, then vanilla powder. Yan, halu-haluin lang natin siya mga kakusina, hanggang na mag-well combine ang mga ingredients. So, ito pala ang sikreto ng malambot at matagal masira na pancake. So, lagyan pala natin siya ng suka, mga kakusina. Dahil parang ito yung preservative niya. Ayan, at syempre, naglagay tayo ng 1 cup ng all-purpose flour. So, dahil lang marami itong aking pancake at hindi naman namin maubos agad-agad dahil 2 lang kaming kumakain dito. So, ayan, nilagyan ko siya ng vinegar. Ayan, after natin ma-mix yung ating butter, so i-rest muna natin siya ng mga 1 hour hanggang dubumbulo size yung ating yeast. So at ayan, after 1 hour, so ayan, buksan na natin siya. Then ready na natin yan i-fry. O ayan, ganyan ang tsura niya, nagbula-bula na yung ating yeast. So ayan, ang technique para hindi masunog ang ating pancake sa ilalim ay lagyan natin ng sapin. At saka sa mahinang apoy lang natin siya lulutuin. Ayan. So, para pantay-pantay yung luto ng ating pancake. Ayan. O, diba? Ang ganda ng kulay. Perfect talaga pang merienda ito mga kakusina. Ayan. So, tapusin lang natin ang pagprito. Siyempre, paunti-unting mantika lang ang nilalagay ko dahil yung ating mixture ay may mantika na siya. So, at ayan na. So, patapos na ako mag-prito mga kakusina. So, at ayan na nga. So, ayan na. Yan kasi, tinawag ko siyang electric pancake kasi yung design ko ng pag-plating. Diba? Parang electric pan. At ayan lang for today's video. Thank you for watching. Bye!